Naamon na yata ni BP Sara itong mga nasa administrasyon na magpa-drug test. Ayon nga dito kay BP Sara, mga kababayan, hihimukin niya raw itong pamilya niya na umauna na silang magpa-drug test. Dahil nga naman daw ito ang kagustuhan ng taong bayan. Ang ano dito, ang tanong dito, mga kababayan, patulan kaya ito ng mga nakaupong ngagba? Baka sabihin lang ng mga yan, bahala kayo sa buhay nyo, kagustuhan nyo yan. Huwag nyo kaming idamay. Ito nga po dito, mga kababayan, dito sa latest interview ni BP Inday ay sinabi niya na siya mismo ang mangunguna para magpa-drug test at hindi na nga daw kinakailangan pa ang bill ni Pulong para gawin iyon. Kung ano ang kagustuhan ng taong bayan ay iyon ang masusunod. Ay, ang problema dito, mga kababayan, dito sa ating presidente, mas inuuna pa yata yung mga niya, yung mga personal na ano niya ba tawag dito, mga personal na agenda niya kaysa sa pagbigyan ng kagustuhan ng taong bayan. Panoorin po natin itong video kung saan interview si BP Inday tungkol dito sa drug test. Kailangan ipatupad ang batas sa mga opisyal ng gobyerno na ayaw magpa-drug test ayon po kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay naman sa hamon ng taong bayan, nais ni VP Sara na sabay-sabay silang sumailalim sa hair follicle drug test ni Davao City Mayor Sebastian Duterte at Congressman Paolo Duterte. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Para matiyak na nasa tamang pag-iisip ang mga opisyal ng gobyerno, kinakailangan ang mandatory random drug testing ayon kay Vice President Sara Duterte. At sa gitna nga ng mga panawagan ng taong bayan na sumailalim din si Vice President Sara at ang kanyang mga kapatid na sina Davao City Mayor Sebastian Duterte at Congressman Paolo Duterte sa hair follicle drug test, ay kumasa sa hamon ang pangalawang pangulo. Kasi narinig ko na panawagan siya ng mga tao, hindi lang ng mga kalaban kundi pati na rin ng mga kaalyado namin, dinidemand na rin siya. Siyempre, pag ganun na. Oh, ito, mga kalaban daw ng Duterte. Pagbibigyan na kayo, di ba kayo nga itong sabi na magpa-drug test, mauna itong mga Duterte kung gusto magpa-drug test. Nung nagpasa ng bill si Pulong Duterte, ang unang-unang sinasabi nitong mga galit sa Duterte, mauna muna ang pamilya mo. Di ba? Ito, pagbibigyan kayo ni Inday Sara ng yung kagustuhan niyo, matupad yung kagustuhan niyo. Ngayon tao na yung nagsasabi na dapat mong gawin ito, tapos legitimate naman, reasonable naman yung kanilang demand, kailangan mo pakinggan. Tama po yun, tama yun, ma'am. Bayan. Nais ni Vice President Sara na mailatag muna ang guideline. Ganyan ang trabaho nyo dyan sa upuan na sinasadlakan nyo ngayon. Magtrabaho para sa taong bayan. Kami ang ituring nyong boss. Diba? Para sa gagawing drug testing. At bagamat hindi naman napag-usapan sa kanilang pamilya, gusto ng pangalawang pangulo na sabay-sabay silang magkakapatid na sumailalim dito. Kasi ang gusto ko sana, sabay-sabay na kami mag-drug test. Gumawa lang siguro ng guidelines yung mga tao na nagde-demand ng drug test. Merong kukuha. May third party na kukuha ng kanilang sample. Tapos meron din kaming sarili naming sample para dalawa yung testing. Yung mga ganun ba?
Kamakailan lang ay naghain si Congressman Pulong ng isang panukala na nire-require ang lahat ng elected at appointed government officials kasama ang presidente na sumailalim sa mandatory random drug testing kada 6 na buwan. Sumang-ayon dito si Vice President Duterte na 6 ay kailangan ng batas para doon sa mga opisyal ng gobyerno na ayaw magpa-drug test. Kailangan natin ng batas to regulate it and malatag doon kung paano gawin yung drug testing at syempre para sa mga umaayaw na magpa-test. Pero hindi na kailangan ng batas doon sa mga taong gusto naman mag-voluntary testing. Kailangan lang natin ng malatag ng maayos kung ano yung guidelines. Matatandaan na hinamon din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumailalim sa hair follicle test para pasinungalingan ang ulat na siya ay isang addict. Mas naging malakas ang panawagan na magpa-drug test si Marcos Jr. nang lumutang ang isang umanong cocaine video sa social media. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Yun, tama yun. Kung talagang i-decidido kayong pagsilbihan ng taong bayan na humihingi ng mga ganitong kahilingan sa inyo, eh hindi na kinakailangan ng batas. Dapat pagbigyan nyo yung taong bayan, magpaano na kayo? Hair follicle test na. O kaya ano ba yung tawag-tawag yan sa drug testing na yan na ano? Hindi na kailangan ng batas-batas dyan. Pagbigyan nyo ang taong bayan, eh kayo naman kasing iba-iba dyan sa mga ano eh, napaghahalata kayong masyado eh. Eh kami po ng mga taong bayan, nagtatanong lang po kami. Kailangan lang po namin yung matinong kasagutan. Alright, diba? Ayos yung tama yun. Magpa-drug test kayo at nang magkaalaman. Ayos din to si BP Hyundai kung ano eh, kung minsan eh, no? Eh, hindi naman minsan. May mga supply, pero mas marami pa rin naman siguro yung mga sakto. Sakto sa panlasa ng Pinoy, di ba? Alright.